Yo, what is up mga kabugaso? Ito, meron tayong project dito na Mius 40 at ayan, nakikita nyo, hydrographics yung ginawa natin dyan na honeycomb na candy violet. So, ayan yung final output natin, pero ipapakita ko muna sa inyo mga kabuga kung paano natin ginawa. Let's go! So, ayan mga kabuga, nakikita nyo, naka-primer na yan. Na-primer na natin lahat yan at nalihan na din natin. Ayan, nalihan na siya. Then, po-proceed na tayo dyan sa base color natin na black. At ayan nga, nagba-black na tayo. So, ayan kasi yung pinaka-base color para dun sa i-dip natin na honeycomb. Kailangan kulay black yung magiging background nung film. Kasi ang gamit nating film is yung honeycomb version 2. So, ayan. Medyo mahirap lang mag-ano dyan kasi hawak ko yung camera. And ayan, nakita nyo naman bawat hagod natatakpan agad ng color block. Okay, yan, next step naman natin dyan ay papatuyin natin. Yan, papatuyin na natin yan mga kabuga. Yan, kita nyo may takip nya. Kasi next step na natin dyan is mag-hydro dipping na tayo. Ayan, activate na tayo ng film. Una nating i-dip dyan yung side fairing nya. So ayan, ganyan lang siya dinidip. Daan-daan lang. Ang technique kasi sa pagdidip mga kabuga is basta maayos yung pagkaka-activator mo dun sa film. Napaka-basic lang po nyan i-dip. Makikita nyo naman na from start daan-daan lang yung pababa. Ayan. Basta maayos yung activator nyo sa film, hindi kayo magkakamali dyan. So yung iba kasi nahihirapan mag-dip kasi minsan under-activated yung film, over-activated. So yun talaga kailangan ulitin. So ayan, makita nyo kahit sa malalaking panel mga kabuga is solid yung pagkaka-dip natin kasi nga maayos yung pagkaka-activator natin sa film. So pagkalubog nya talagang dire-diretso lang sya. Napapakapit natin lahat yung print dun sa panel na dinidip natin. So ayan mga kabuga, tapos na natin i-dip, yun lang yung pinakita ko. And ayan na siya lahat. Ayan, makikita nyo meron pang pang Honda click na letter V dun sa gitna. So ayan na yun, huhugasan na natin yan. Ayan, makikita nyo bumubula-bula pa yan. Yun yung tatanggalin natin para pagkatapos nyan. Ayan, tuyo na siya. Ayan na yung i-candy color na natin yan mga kabuga. You know, solid hanggang ilalim, katigilid. Yan sa fender naman yung part na likod na yon hindi na nalagyan kasi malalim. So yan, kitang-kita nyo naman tong sa mukha ng Mio. Kuwang-kuwa natin lahat, pati yung ano sa headlight niya, lalagyan ng headlight. Yan hanggang ilalim yan meron. So ayan nga pala, nagtitimpla na tayo mga kabuga ng ating candy violet. Yan. Tinimpla yan ni Boss Janry ng Generis Paint Center. Kaya napaka solid ng kulay nyan. Si tint ni Juan nyan. Yan, lagay na tayo ng hardener and thinner. Tapos nyan, halo-halo na tayo mga kabuga. Haluin na natin yan. And ayan na nga, nagmamadali na. Nagbubuga na tayo ng ating candy violet. So 2 coats yung ginawa natin dito mga kabuga, pero hindi ko na pinakita yung pangalawang pagbubuga natin para hindi na masyadong humaba itong video natin. Makikita nyo naman kung gaano kasolid yung kinalabas na yan sa final output nya. Yan. So medyo manipis pa yung pagbubuga natin dyan kasi hindi man natin pwedeng lunurin agad kasi baka tumulo. So sa pagkukulay, sa pagpapantay ng kulay, hindi agad na kailangan makapal agad yung ibubuga natin sa first coating kasi kailangan munang may kapitan yung pintura para doon sa pangalawang coating hindi na siya magtutulo kahit medyo kapalan na natin yung second coating. Pero ito nga, first coating lang yung pinakita natin dito. Yan o, pati yung mga sulok-sulok ng ilong nung ano, nalagyan natin yan. Yan, papansin nyo, medyo malabo pa yung pagkaka-violet niya dyan. Pero okay lang yon dahil nga, magsi-second coating pa naman tayo.
So last panel na yan mga kabuga, at papakita ko na sa inyo yung output ng violet niya, pagka-violet niya. Ayan o, ayan na yun siya. Makikita nyo, puro orange peel pa yan mga kabuga. Pero papa-smoothin natin yan pag nag-clear na tayo. Ayan, kita-kita nyo na violet na violet talaga siya. So yan mga kabuga, nilagyan din natin trademark yan. And clear coating na tayo dito. Yan. So isang panel na lang mga kabuga, ipapakita natin dito sa ating pag-clear coat. Tapos i-flex ko na lang mamaya dyan yung lahat ng panel, para makita nyo naman na pare-parehas yung output natin. Yan o, hagod lang ng hagod yan mga kabuga. Dire-diretso lang ang hagod. Yo, what is up mga kabuga? So yun, tapos na tayo sa project natin na Mio Sporty Honeycomb na Candy Violet. So papakuha na natin to ngayon. Tapos papakita ko muna sa inyo syempre. Ha? Papakita ko muna sa inyo syempre kung ano yung kinalabasan ng project natin. So ito. At ayan na mga kabuga, nakikita nyo, tapos na tayo sa ating project. Lahat yan na clear na, at lahat yan ay tuyong tuyo na. So yan, may kita nyo, fineflex natin dyan yung mirror finish ng project natin. Yan, lahat yan papakita natin. Yan o, ito yung salamin lodi. Yan o. At syempre yan, nilagyan natin yan ng glitters. Yan, may mga glitters yan, kumikinang-kinang yan. Yan o. Ayan, nakita na yung mga kapitbahay natin dyan, kabuga. Ayan yung sa headlight. Ayan, makikita nyo yung mga glitters nyan, at yung kapitbahay, syempre. Ayan, hanggang dyan sa maliit, pati dyan sa ilalim na yan. Mirror finish mga kabuga. Syempre, yung pinakaharap ng Mio natin, ayan. May trademark din yan. So dyan natin nilagay yung trademark, kasi dyan maganda yung pwesto nya. Yan, makitang-kita na yung pagkaka-honeycomb, tapos candy violet. So sa mga gusto magpagawa nito mga kabuga, kahit anong kulay po, pwede natin gawin dito sa honeycomb. Sa halos lahat naman ng print, pwede natin iba-ibahin yung mga kulay nya. Depende na lang sa tipo yung kulay o sa magugustuhan yung kulay. Pero ito yan, makita nyo naman na kahit anong kulay, violet, black, red. So, meron tayo nyan sa page mga kabuga. Pwede nyo i-visit yung page natin sa Facebook, Deep Street Paints and Hydrographics po. Yan, may kita nyo yung mga ibang kulay ng honeycomb natin dun. Punta lang kayo sa page photos. Yan. Yo, what's up mga kabuga? So nandito na yung may-ari. Pipick upin niya na. So tingnan natin ano naging itsura dun sa Mio niya. Let's go. Ayan si pare. Ito na yung Mio. Honeycomb candy violet. Ayan. Ito, hindi maaraw ngayon kaya walang glitters. Pero ayan yung finish niya. You know. Tabaludo. Ayan. You know, kita na yung kapitbahay. Meron din sa likod na trademark natin. Eh, mayari, pre, ano? Anong masabi mo dito? Solid, pre. Solid? Solid, pre. Rate 1 to 10, 11. 11, pa. Yun o. Baka solid, ba Deep Street yan. Deep Street. Thank you. Yan, pakita natin yung video nito. Montage natin. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.